Gawa, 18 kabanata. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Korinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo. At dahil sila'y manggagawa ng tolda, tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya'y nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buong niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, sa mga hintil na ako mangangaral." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga, at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng isang taon at kalahati. Subalit, nang si Gallio ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, "Hinihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas." Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Gallio, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya, kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong humatol sa bagay na iyan." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya't si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa harapan ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Gallio. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil si Heroon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, "Babalik ako rito, kung loloobin ng Diyos." Umalis siya sa Efeso, sakay ng isang barko. Pagdating sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos, siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang
Apollos. Siya'y taga-Alejandria. Mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at do'y pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang pumunta sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sumulat sila sa mga mananampalataya sa Akaya na tanggapin si Apollos. Pagdating niya doon, malaki ang naitulong niya sa mga taong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay sumampalataya, sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo.